Good evening po muna sa lahat, classmates, Sir Jay, Ma'am Rachel, and Jay Sir Vince. Actually po, graduate ako 2009, so medyo matagal-tagal na po. Actually, wala talaga po sa plan ko yung mag-NCLEX kasi feeling ko noon, ang NCLEX is for sa mga bright na students and sa may mga experience na sa hospital, sa ganon. So yun ang nasa isip ko noon. Kasi after graduation, naging company nurse po ako. So dun sa company nurse, hindi naman kami exposed masyado sa clinical area, mga ganyan. After noon, nag-training ako sa dialysis center for a while. Then, nung natapos ko yung training ko, I got pregnant. So, pagkatapos noon, pinatigil na ako sa training ng partner ko kasi nga po, delikado baka daw magkasakit po ako. So, yun, after that, from 2011 hanggang last year, naging mother and housewife na lang po ako. So, yun lang ang ginawa ko. Kaya never na pumasok sa isip ko yung NCLEX. And then, kasi sabi ko po, nakapetition naman ako ng mami ko. So, anytime, pwede naman akong pumunta. At ito na nga po, nung 2020, nag-kick in yung petition ko. And then, that time, di ba nagka-COVID po, so nag-ano rin si Trump, pinatigil niya din yung pagpasok ng mga Pilipino sa US. Parang klinose niya talaga yung immigration. Pero yung mga USRN na expedite, ito po sa GC namin ng mga immigrants na mga petition, yung mga USRN ko na friends, napupush ko nang napupush na mag-expedite sila, then months lang nakakaalis sila agad, sabi ng sister ko na nasa US. O ayan, mag-NCLEX ka na, sabi niya ganon. Sabi ko, ate naman, kaya mo naman ang pag-NCLEX, ano, pupunta lang ako ng Cubao, tapos pagbalik ko, USRN ako, ganon. Sabi ko, ang haba-haba ng process, sabi ko, ganon yan. Sabi naman niya, edi, so be it, start mo na, sang ganon. So, parang napag-isip-isip ko, oo nga, no, kasi matagal pa tong COVID. So, dun na po nag-start, nag-search ako ng sa Lefora. And then dun nakausap ko si Ma'am Jean. Nag-advise siya, sabi niya, kung ako sa'yo, mag-start ka na habang nandiyan ka sa Philippines para pagdating mo ng US, work na agad, hindi yung mag-aaral ka pa, ganito, ganyan. So, yun nga po, di, sabi ko, sige, push natin to. Di. So, pinausap ko yung partner ko, sabi ko, ito yung magiging expenses, ganyan, ganyan, ganyan. So, very thankful naman ako, supportive naman siya. O sige, go na, push mo na yan, sabi niya ganun. Then, I have this mommy friend na nagtinutulungan niya din ako, na pinupush niya ako na magbayad na sa IPASS. Sabi niya, alam mo ba sis, kung hindi ka pa magbabayad sa IPASS, hindi mo pa yan maumpisahan. Kasi parang 2 weeks na po, kaming, sige, bukas, ganun kami ng bukas. Sabi niya, magbayad ka na sa IPASS ng processing mo. So, kinaumagahan, nagbayad ako na sa IPASS ng, sa processing ko. Parang napasubo ako kasi siya, after how many months pa siya nagbayad? So sabi ko, hala, nauna na ako. Sabi ko, ganon. Sabi niya, sige, mauna ka na. That is September. Very thankful ako kasi September, October, parang December po nag-start yung cycle 5. Yung cycle 5 ako doon nag-start na ako. Nung October po kasi, nagkasakit yung partner ko. Kailangan niyang ma-angioplasty. So, nakiusap ako, sabi ko, please, magpa-angioplasty ka na para pag December, magaling ka na makakapag-review na ako ng maayos. Sabi kong ganon. So, nagpa-angioplasty na siya nung November. By December, nag-start na ako mag-cycle 5. So, every day, pumapasok na po ako noon. Tapos, natapos ang cycle 5 is mga March. Tapos after cycle 5, nag-archer ako. Parang gusto ko lang malaman kung anong mga questions ng archers. So, nag-archer ako for a month and a half. And then, nakuha ko yung eligibility ko ng April. Tapos after ng April, nagpa-book na ako. Dapat nga po, magpapa-book ako ng October. Sabi naman nung relative ko na nagme-medicine, ay ate, sabi niya, ang mga information sa brain, baka ma-fatigue sa, yung matagal na pag-aaral, yung ganon. Sabi ko, sige, usog ko na naman. So parang medyo ayoko, mapaniwala ako sa mga ganon. Sabi nila, sige, sabi ko, July na lang, July, eto na. Then nung July 30, eto na, parang binok na agad-agad, sabi ko, hindi na ako pipili ng time, hindi na ako sige. Binook na nila ako ni nila Sir Vince ng July 30. So from June 4, nag-UWorld na po ako. So UWorld lang, everyday. Application ng concepts, ganon.
Kasi parang inano ko na talaga na mag-e-exam na ako ng July 30. Inano ko na talaga yan, parang tinuto ko na yung sarili ko. And then, nakakausap ko pala si Ma'am Jamie. Inaano na din po ako, kino-coach niya ako kung ano mga dapat aralin, mga ganon, mga dapat i-review. So, I make it a point na ginagawa ko din po yung mga sinasabi niya, sinusunod ko. So, yun po. Nung first week ng July pala, nag-ano po ako sa UWorld, yung parang mock-exam ba tawin sa UWorld? Assessment. So, nag-assessment ako. So, masaya-masaya naman po ako kasi nakakuha naman ako ng high, basta yung highest, yung ganon. High chance po. Chance. Oh, very chance. Apo, high chance. Passing. So, sabi ko, Ma'am Jamie, thank you kasi very high chance of passing ako. Sabi ko, kasi kung hindi, siguro po, magrarattle ako, mararattle ako, sabi ko, baka tatanungin ko sarili ko ng where I went wrong, sabi ko, during my review, saan ako nagkamali, saan ako ganon. So, ngayon, very high chance. So, nasasabi ko sa sarili ko na, ay, tama naman yung pagre-review ko, tama yung ginawa ko, so ganon. So, doon nabibuild yung confidence ko. So, sa tingin ko, ito si NCLEX, eh, dapat ang last month natin po is yung pagpapalakas na ng loob, yung parang dapat yung confidence mo talaga sa sarili mo. Kasi dapat solid on the last month ng review mo. Lalo na pag alam mo na kung kailan yung exam date mo. Kasi kung hindi, parang yung isip mo, ganon, mapaiba-iba yung pupuntahan. So dapat yung confidence mo sa sarili mo is solid na para makapag-isip ka ng maayos, makapag-rationalize mga questions na na-encounter mo. And then, yun, masasagot mo siya ng tama. Ito po, during my exam pala, yung exam ko, tapos ako sa 75 items. Tapos, ang sata ko, siguro mga 20 to 25, tapos minsan may mga tatlong apat or nasata na sunod-sunod po, consecutive sata. Sabi ko sa sarili ko, naku, dapat mamatay ka sa 75 kasi parang alam ko na okay ako dito sa ginawa ko. Kasi kung hindi, parang mag-rattle ako. Ay, thank you Lord, natapos naman po siya sa 75 kasi parang wala na akong maibibigay pa. Pinocus ko na yung sarili ko na dapat. Sabi kasi ni Ma'am Jamie po, dapat 1 to 10, first question hanggang number 10, ano ka, palaging tama or mas marami ang tama kasi nasa above ka ng passing level, ganon. So, 1 to 10, parang ganon. Tapos kung magkamali ka man, dito ka na lang bumababa, at least nasa above ka na ng passing level. So, pre-practice ko din po yon. 1 to 10, nagsiset ako ng exam, mga 1 to 20, ganon, dapat pataas ako pataas. So, dapat ang sa 1 to 20 items, dapat mga 14, 15 ang tama ko. Pag mali, restart ulit ako, gagawa ulit ako ng panibago. So, inano ko yun, in-exercise ko din po yun na dapat first 20 questions ko, mostly tama ako, sabi ko. Hindi natapos ko na si UWorld, pinatulan ko pa yung mga random questions sa YouTube, sa mga Facebook, kasi sabi ko parang si UWorld, eh, na may memorize ko lang yung choices. So, baka, dapat I need something new questions na naman. So, pinatulan ko yung mga random questions sa YouTube. So, talagang in-exercise ko yon. Tapos, sila Charity din, tinapos ko din po siya. Cover to cover, tinapos ko din siya. Kasi parang sabi ko, ayokong magkaroon ng konting reason na kasi hindi ko ginawa. Kayong ganon. So, parang eto, si NCLEX, ibibigay ko lahat para wala akong pagsisisihan. Parang ganun ang mindset kayo, wala akong pagsisisihan. Dapat ibigay ko na lahat, sagutan ko na lahat yan, ganun. Yun ang nasa mindset ko noon. So, thankfully naman po, exam ako ng 7 a.m., natapos ako ng mga 9:15 a.m. Then, eto na nga, sabi ko, nung 2 p.m. ng Saturday na din yun, parang naiwan po yung utak ko, naiwan doon yung center. Parang iniisip ko pa rin siya. Yung mga anak ko, dos na, hindi ko pa napapag-lunch, hindi pa kami naglalunch na. Sabi ko, mag-PBT na ako. Hindi na ako makakilo, sabi ko. And then, dun nga, nag-PVT ako. Tapos, di pa ako marunong mag-PVT. In-assist ako ni Ma'am Rose. Si Ma'am Rosenda.
nag-share screen kami, PPT kami. Ayun, ano naman, good pop-up naman. So, sabay kaming nag-iyakan ni Rosenda nung tayo na yun. Kasi kabado na talaga po ako. So, yehey! Thank you, Lord. Salamat naman po. Pumasa tayo sa tulong ng IPASS po talaga. Congratulations, Ma'am Arianne. Actually, Ma'am Rosenda is already one of our coaches. She will be helping the students na. And this is really a great opportunity as well na makatulong siya sa mga students natin. She really wanted na she'll become one of the coaches. So, we are also very glad. We're very happy. We feel very happy dahil nakuha natin yung goal natin. Isipin mo, Ma'am Arianne, you never had a clinical experience before. Opo. But then you got your NCLEX at 75. Like, wow! It was an amazing journey. Pero, all you use were yung concept lang talaga ni IPASS, and then you had your UWorld, you had your Archer, and then La Charity. Right? La Charity. Yes po. Tapos po pala, ma'am, inano ko talaga yung test-taking strategy. Inaral ko talaga po siya. Yung mga test-taking strategies na sinabi sa atin ni Sir Jay, inisa-isa ko po siya. Hinanapan ko po siya ng... Nag-research ako ng ibang mga sinasabi sa UWorld. Like, nakatulong talaga sa akin si Nursing Crusade. Yung test-taking strategies na tinuro niya, nakatulong din po yun sa akin, yung power of elimination, yung ganon. Kasi meron po talaga ako dun tanong, for yung choices, hindi ko alam talaga po kung ano yung sagot, pero yung tatlo, sure akong mali. So, eliminate. Kaya nakukuha ko talaga po, sabi ko, ay, salamat na lang kasi, alam ko na mali, pero hindi ko alam kung ano yung tamang sagot, pero alam ko na mali. So, yun ang ginagamit ko, power of elimination. It will help you talaga po yung mga test-taking strategy. Pero una, dapat gagamitan natin concept. Kung alam natin yung concept, go. Pero pag dun tayo, pag hindi mo alam yung sagot, gagamitan natin ng test-taking strategies. So, it's very powerful and it's very helpful. Based on your experience, Ma'am Arianne, knowing that you didn't have any clinical experience, what can you say? Paano nakatulong yung alam mo or na-master mo yung concept? Paano siya nakatulong sa'yo? For me po, kasi, di ba, parang doon ka huhugot po eh. Doon ka huhugot ng a little of something. Parang makakapag-connect mo siya lahat eh. Lahat yung concept, eto, buo. Tapos eto yung test-taking strategies mo. Tapos buhugot ka lang... Ano mo sa concept talaga ng mga isasagot mo po eh. Basta alam mo yung concepts, yung kung ano yung, hindi naman yung malalim na basta yung, yung core, that's, hindi ko ma-explain eh. Basta yung core lang, alam natin po by heart. Yun ang sinasabi ni Sir Jay eh. By heart, isa puso lahat ng mga, yung core concepts. Doon tayo huhugot ng, isasagot natin dito sa tanong. Actually, noon, nung nagko-concepts pa ako sa nung cycle 5, naghahanap pa ako ng mga dating lectures ni Sir Jay, pati nga Del East Reviews na nagla-live. Pinapasukan ko yun, Ma'am Rachel. Inassess ko talaga yung sarili ko as parang zero. Parang sa start, zero talaga ako. Parang doble kayo dapat ako. Magdodoble kayo ako talaga. Parang inano ko sa utak ko na dodoble kayo ko to. Kasi kung hindi, maiiwan ako talaga. So dapat 200% para sa akin po yun na. Kasi matagal po akong nawala. Meron akong Saunders, pero first few pages lang, parang hindi ko maintindihan. But then, nung nag-enroll na ako sa IPASS, masaya ako kasi nagkaroon ng flow, good flow, tapos organized. Yun nga po ang maganda talaga dito sa IPASS. Very organized, tsaka maganda yung flow ng review. Talaga ina-encourage ko yung mga friends ko na mag-enroll po sa IPASS. Meron na po ako na nahila din sa, kasama ko sa mga immigrant na na group namin. Mag-exam na siya. si Ma'am Russell bukas. Ay, nasabi. Pero bukas yun. Pagdasal natin po siya. Pagdadasal natin si Ma'am Russell na mag-exam tomorrow. Yes, bukas yun. Bukas. Ayan. Collective prayers will be very helpful. Mas malakas okay. Yung power. Ma'am noon, sinasabi ko talaga kung kailan yung exam ko para mapagdasal ako ng mas marami. Mas marami tao. Ayan. Isang tanong dito sa classmate natin, Ma'am Arianne. How many cycles yung na-review mo? Isa lang po, cycle 5 lang.
Kasi noon, iniisip ko, magdadalang cycle ako, para ganon. Pero parang naano na ako, parang yun nga yung fatigue na yung utak mo, mapapagod. Tiring din talaga po, lalo na may mga anak ako na mag-tutor ka pa, tapos may toddler pa ako, eh, kumusta naman yun? Diba, gabi na, latang-lata ka na, pero kailangan mo pa rin mag-aral. So, isa lang ang ano ko, tapos dinerecho ko na si Archer, sabi ko, tetestingin ko na nga. Eh, parang, okay naman, mataas-taas naman yung mga grades ko sa Archer. Tapos, go. How many hours daw po ako nagre-review? Yes, considering that you're a mommy. Yes. Actually, yung araw ko nagsistart, di ba, ang review natin is usually 8 to 12. So, papasok ako doon. Tapos, after nun, magbabasa-basa pa ako. Eh, before pala ako pumapasok po sa class, kung ano yung topic for this day, nagsiscan ako ng Saunders. Para may kahit pa paano, may konti na akong knowledge doon sa topic. Ayoko kasi yung parang, first time ko lang maririnig to pag during the lecture. Gusto ko, may background na ako kahit papano. Mag-aaral na ako sa morning or afternoon ng Saunders, pero scan-scan lang. Tapos papasok ng 8, matatapos ng mga 12, tapos magbabasa pa ako ng an hour kung hindi pa ako antok. Minsan, alas 3, ganon. Pero tapos matutulog. So mga 6 hours po, mga ganon. Feeling ko mga 6 hours ang inaalat ko for a day. Pero itong nag-U-World ako, nung nag-U-World na ako, nag-uumpisa na ako ng 11 p.m. Kasi yung sa morning, yung mga anak ko, tapos konting basa-basa, review-review. Tapos yung 11 ko, 11 p.m. hanggang 3 a.m. Kasi yun lang po yung tahimik. Tahimik ang mundo ko pag ganong oras. Tapos, pre-practice ko din yung magigising ka ng maaga po. Yung kung ano oras yung exam mo, dapat papraktisin mo rin yung time na yon. Yun din ka din mag-answer ng U-World. Like 7 a.m. ang exam ko. So, gising ako ng 6, breakfast. Tapos 7, eksakto, start ako ng U-World. Parang ano, simulation, parang ganon. Parang ma-practice mo yung feeling mo, eto na yon, U-World. Nasa ano ka na, nasa Pearson ka na, nag-NCLEX ka na. So yun, practice din ganon, ganong strategy din yun. Para masanay na yung brain mo na at that time of the day, nag-iisip ka na. I agree with you on that, Ma'am Arianne. Kung kailan yung examination mo, so sasanayan mo yung sarili mo na that's also the time na nag-practice questions ka para masanay lang yung brain mo. Isa sa mga nakuha ko sa mga nasabi mo, Ma'am Arianne, is self-awareness and humility. Since wala talaga tayong previous na clinical experience, we are humble enough to accept na I really have to do a lot of efforts kasi I don't know much about this NCLEX. And nakita ko sa'yo na hindi mo talaga din underestimate yung NCLEX. You really exerted your efforts. You went extra mile para lang ma-understand truly yung isang concept. And what's very good about it is even though isa lang yung cycle na nakuha mo, I think you have a deep understanding of the concept. And the good thing about you as well is binabasa mo yung concept na yon prior pa na nagkaklase, in which that would be very helpful kasi at least, yun nga, sinasabi mo, at least may alam ka na about it. It's not your first time to hear about the concept. So, ano lang din talaga guys, we have to know kung ilang oras yung maibibigay natin for this NCLEX. And from there, we start to plan and we organize our things kung eto nga ilang months ako pwedeng makapag-exam. And it's not really about the quantity, but it's really about the quality. Total understanding ng concept natin. Para, yun, sabi ni Ma'am Arianne, it's a little something of everything. Kasi, actually, hindi mo mauubos ma-memorize or mahina pa naman po ako sa memorization. So, hindi mo mauubos talaga yun makuha lahat. Kasi masyadong wide, di ba? Pero, once na nag-practice po tayo talaga ng U-World, magkakaroon tayo ng ano eh, parang makakondisyon yung sarili natin kung paano mag-isip si NCLEX, kung paano kanya batuhan, mababasa mo kung paano magbigay ng tanong talaga si NCLEX. Yun nga po, ang gusto kong magbigay po ng konting tips sa mga classmates natin. Aside sa mastery of concepts, gusto ko rin po aralin nyo din po yung strategies. Like yung pagkuha ng stem ng question,
Kasi ako po, very old-fashioned yung pag-aral ko ng questions eh. Like, kukunin ko yung stem ng question. Ito yung question, kukunin ko yung stem ng question. Tapos, yung what is asked, what is given, ganon. So, basta inaral ko siya kung paano mag-connect-connect yung questions and yung sagot. So, feeling ko, pag as you go along sa pag-review niya sa U-Word, mapoform, magagawa niyo din yan. Mapapractice niyo din po yan. Tsaka yung pag ano po pala, sa U-World, halimbawa na-encounter nyo tong isang disease, tapos basa nyo pala ang question, about isang disease, ito yung disease. Tapos sa isang paper, write nyo na kung ano yung disease and write nyo yung mga concepts na naaalala nyo doon, naaalala nyo sa disease na yon. And then, habang patapos mo na yung U-Word, dadami na dadami malalaman mo dun tungkol dun sa disease na yon. So, parang muscle memory, parang kada sulat mo, mare-retain talaga sa isip natin yung ganon. So, kaya nyo din po yan, classmate, kung kaya ko nga po na puro ano lang ginawa ko is, I'm just a homemaker. kaya nyo din yan. Feeling ko, basta sisipagan lang talaga. Tsaka, maniwala tayo sa sarili natin. Tsaka, ito nga po, faith over fears, ganon. Palagi ko yung sinasabi sa sarili ko, faith over fears. Tsaka, sabi ko, Lord, ibigay niyo naman po sa akin to kung para sa akin. Kung sa tingin niyo po, ginawa ko na ang best ko, please ibigay niyo na po sa akin ito. Pero di ba Lord, binigay ko naman talaga. So bigyan niyo sa akin. Yun ang pinagdarasal ko palagi. Talagang parang nasa Diyos talaga po ang awa, nasa tao ang gawa. So pakita lang natin kay Lord na ginawa natin ang lahat ng pwede natin gawin. Ibigay na natin ng sobra. Huwag na yung kulang. Bigyan na natin ng sobra. Hindi niya tayo bibigyan, classmate. Hindi tayo bibigyan ng Diyos. Totoo po yan. Even with you, Ma'am Arianne, you have to do your own efforts, pray for it, and God will give it to you. One of the things that I keep reminding you also, guys, is ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and the door will be open to you. So you do your thing, you put in all the efforts, and God will see how sincere the desire of your heart is. And He will bless you with what you are asking for. And yun yung phrase of the night natin tonight, faith over fears, guys. Faith over fears. So, ugaliin din po natin manood ng mga testimonials. Lalo na pag napanghihinaan tayo ng loob. Kasi po, it will ignite you eh. Parang magkakaroon tayo ng fire or desire sa puso natin na babalik na sa pag-aaral. Kasi actually ako, ang napanood ko na testimonial na nagbigay sa akin talaga ng lakas ng loob po is yung kay Sir Mark. Kasi di ba po si Sir Mark is matagal din po siyang nasa BPO. So sabi ko, parang kung kaya naman ni Sir Mark, kasi parang magkapareho ng length yung absence namin sa nursing. Kung kaya ni Sir Mark, sabi ko, kaya ko din. So parang siyang isang baso na dati ako nandito. So nung napanood ko yung kay Sir Mark, nandito na. So nung ako nandito na, ganyan. Parang papuno siya na papuno na nag-concept ako, nandito na. Nung nag-U-Word ako, nandito na. Nung nag-Archer ako, nandito na. So parang tayo din ang gagawa ng way para mapuno natin yung baso natin. Kaya natin yan, just believe in yourself. Without a doubt, you have to believe in yourself in the first place. Para tayong mag-encourage sa sarili natin. So surround lang yung self yourself with positive people and yung mga ano lang, doon tayo mag-focus sa mga positive lang. I have to say thank you pala sa mga kapatid ko po sa dito sa IPASS. Sila Ma'am Rose, Ma'am Janet, sila Russell. Thank you po sa mga dasal po nila sa pag-encourage po sa akin. Kasi yun nga po, medyo minsan may lows din tayo. So para kaming angat, push ng push na yung pag nalulow yung isa, push naman kami sa isa. So very helpful yung magkaroon tayo ng group of friends from here sa IPASS. Kasi tayo, sino ba makakaintindi sa atin? Kundi tayo-tayo lang, di ba? Yung
yung may same na pinagdaraanan sa panahon ngayon. Yan. Surround yourself with positive people talaga because it's very normal that we feel sometimes demotivated. We sometimes feel na, ay, ang tagal ko na nag-aral. Parang hindi naman ako umuusad. Yung ganun na mga feelings, guys. So it's really normal. But then when you surround yourself with people na you can tell your feelings na this is what I'm feeling, at least na-advise tayo ng mga persons na mag-encourage sa atin. So, yes, that's really very important, guys. And marami tayong natutunan na wisdom coming from Ma'am Arianne today. Na ayan, paunti-unti, as long as may ginagawa tayong efforts, makakayanan yan, guys. So, never lose hope. Keep on believing yourself and trust that you can be able to make it. Take it from Ma'am Arianne. 2011 graduate si Ma'am Arianne. Ma, 2009. Yes. And walang clinical experience. Yes. Oo, tapos puro lang padede ginawa ko for the whole. So, ang tagal ko talagang na ano, na thank God. Sabi ko, ay, buti na talaga napanood ko po yung ano ni Sir Mark. Kazaspa. Buti na lang napanood ko yung test ni Sir Mark. Tapos, ayun na, doon na po nag-start yung ano, yung journey. Na-encourage kayo. Ngayon, kinikilig na ako pag nakita ko yung USRN. Parang dito na ako mapaniwala, sabi ko. And your testimony, Ma'am Arianne, will be one of the inspiring stories na makaka-inspire sa mga classmates mo. So thank you very much from the bottom of our hearts na nag-spend kayo ng oras to share your success story. Actually, Ma'am Rachel, alam niyo po, itong testi ko, parang paulit-ulit na siya pumapa after matapos ko yung fifth cycle, habang nag-wash ako ng dishes, nagluluto, parang paulit-ulit na siyang nagre-rewind sa kung ano sasabihin ko sa testing. Wow! Pinipare ang sarili. Totoo po, parang pag naglilinis ako ng CR, parang yun ang, ewan ko, parang nag-re-type ng utak ko kung ano yung mga sasabihin ko. Talaga, pumasa po ako. Kasi kung hindi, siguro hanggang ngayon, paulit-ulit ang manifesting. Kaya kiniklaim in advance para totoong mangyayari. Ma'am Arianne, last one question coming from our classmate. Ilang months po kayo nag-prepare for your entire review program and ilang months kayong gumamit ng UWorld? Yung entire program, po, nag-start ako ng December, yung cycle 5, hanggang July. December to July, yun po. Tapos yung UWorld, 2 months po. Mga 5 weeks, natapos ko na agad si UWorld. So, inulit-ulit ko po. Ulit-ulitin nyo lang talaga, promise, yung ano, yung UWorld. Tsaka basahin nyo yung rationale. Doon kayo mako-correct, doon kayo ma-ano. Pag wrong kayo, okay lang. Basta basahin nyo yung ano, rationale. Babasahin mo lang talaga yung rationale. Kung siguro kung hindi ako nagkamali doon, kung naghula-hula lang ako sa iyo, tapos hindi ako nagkamali doon, siguro feeling ko mali ako dito sa ano, NCLEX. So it's okay lang na magkamali, no? Okay lang tayo na magkamali, basta basahin natin why tayo nagkamali para matama natin siya pagdating sa NCLEX. Last one question, Ma'am Arianne. Paano mo nagamit yung program natin? Or ano yung masasabi mo sa program natin? Why would you recommend it to your friends? Ay, okay. Before, nag-try din ako mag-self-review, basa-basa. Wala, sabog talaga po. Kung ano lang yung mabuklat ko, yun ako for this day. Mali pala yun po. So, eto si IPASS, nung nag-enroll na po ako, yun nga po, may flow siya, tapos may, kumbaga, organized. And yung book ni Sir Jay, si Roadmap, very helpful din po, sorry, hindi ko na banggitin. Yung roadmap din po. Parang pinagsama-sama ko na siyang basahin. Hindi sabay-sabay ah. Parang eto muna gano'n. Tapos babasahin ko sa roadmap, tapos saka ako mag-UWorld. Pag may hindi ako maintindihan sa UWorld, balik ako sa roadmap or sa Saunders. So, yun lang yung mga ginamit kong references. Roadmap and Saunders, tapos Archer and UWorld and La Charity. Yun ang mga question banks ko. Thank you very much, Ma'am Arianne, for your time and for sharing your success story with your classmates. And we do hope that as you already accomplish your NCLEX, your classmates can also be able to accomplish this goal. And we are very sure, we don't have any doubt na makukuha nyo din itong NCLEX na to. You just have to, sa sinabi ni Ma'am Arianne, you just have to do your efforts din talaga. Yes. Commit yourself. Dapat may commitment. May commitment. And then, humility, self-awareness, guys. And you have
to really believe that you can be able to make it. Thank you very much, Ma'am Arianne.